Ah, masama ito ha. Ito yung sinasabi natin madalas eh. Hindi pwedeng gusto mo maging bayani, magnanakaw ka pa, nasa gobyerno ka. You cannot unbayan. Ha? Oo. Hindi pwedeng police ka na, criminal ka pa. Eh, pwede ba yun? Eh, pwede. Ayan ang nangyayari na eh. Yun na nga. Oo, masama. Diba? Simula, natandaan mo yung purisima. Oo. Oo, diba? Ano ba si purisima? Iba na apelido nun. Ano? Santisima. Santisima. Ayun, ganun yun eh. Hindi na purisima ha? Oo, yun. Oh. Alam mo yung matatanda nung araw, diba? Pagka yung nagugulat o kaya eh. Santisima. Napapasigaw. Santisima Trinidad niya kasama yan. Hindi, Santisima lang. Yung mga manang nung araw. Santisima. Hindi, ngayon sinasabi natin, kay Santisima, Purisima, ha? Now, General Oscar Albayande. Mas malala ito ngayon. Oo. Kasi droga ito eh. Oh, bakit? Hindi. Who knows? Hindi ba? Baka si Purisima. Hindi siya nahuli. Eh, ganun ba? Oo, oh, hindi pa siya nahuli nun eh. Uh-huh. Hindi ba kinukwento ko madalas ito, pangyayari? Alam mo kung bakit si Mayor Liming nagalit dyan si Purisima? Aha. Uh-huh. Nagtanim ng sama ng loob. Bakit? Nung si Mayor Lim, nakabalik na mayor, 2007. Oo. Pumunta si Noynoy, senador. Oo. At saka si Purisima sa kanya. Nag-usap pa yan dyan sa Manila Yacht Club eh. Ba? Ah. Inire-recommenda, pinapakiusap ni Noynoy Aquino si Purisima na maitalagang director ng Manila Police District. Mm. Eh si Purisima nung araw, galing na sa Maynila yan eh. Intelligence sa chief ng intelligence, oh, intelligence eh. Eh alam ni Lim. Police si Lim eh. Tsaka PSD siya chief ah, ng PSD noon. Hindi, nung president. Mm, ah, si nung Cory. Si Cory Aquino. Oh. At saka kilala nila si Lim eh, di ba? Mm. Lahat na halos ng mga security ni Cory. Oo, dahil kasama si Lim dun sa grupo nung araw eh. Hindi, tsaka alam nila yung mga, ano, yung mga taong niya, sila Lim, di ba? Mm. Eh si Lim, police eh. Alam mo naman record ni Lim sa police, hindi ba? Sa police service. Eh, alam niya kung anong katarantaduhan niya si police. Na. Sino? Si Lim. Oo, Manila. Oh. Western Police District, di ba? Oh. Oh. Ngayon, ang sabi nito si Mayor Lim, hindi, tinanggihan niya. Nakikinig ba sa atin si Mayor Lim? Nanonood pa. Ah, nanonood pa. Kasi nalaman na niya. Ba, maganda pala kasama mo, Anya. Oh, Kastila, ang kasama mo. Diba? Si Carmen Ignacio. Kita mo pa apelido Ignacio. Diba apelidong Kastila yan? Oo. Oh, ha? Eh, apelido naman. Nagsasalda ka ba ng Kastila? Habla Espanyol? Poco. Oh. Si para si, para buto ng sili. Oh, kita mo na, mga kaibigan. Okay. De, baka maging corny tayo rito ha. Tutuloy ko lang yung kwento. Oh, sige, kwento mo. Kasi pag intelligence officer ka, lalo na dyan sa Maynila, ha? Ang magaling ang intelligence dyan sa intelihensya. Sa diligensya. Intelihensya ang tawag dyan. Eh. Intel na diligensya pa. Diligensya pa. Oo, mga kaibigan. Eh, alam niya background ni Purisima eh. Kaya tinanggihan ni Mayor Lim. Yun ang naging dahilan kung bakit si Mayor Lim nung kanyang pagtakbo labang kay Erap, hindi sinuportahan yan eh. Sariling pawis ni Anel. Oo, mga kaibigan. Lalo na nung nakaraang presidential election. Mm-hmm. Kasi ilang buwan pa lang, dumiklara si Lim eh. Ito'y napalathala sa kwan eh. Yes. Sa periodiko eh. Na si Lim dumiklara ng suporta kay Presidente Duterte noon. Dahil yes, kaibigan niya yan eh. Nung araw eh. At saka alam niya na gano'n ang magkahawig sila ng estilo, hindi ba? Eh, si Attorney Alice Bidal, eh. Asan na ba si Attorney? Eh, alam mo na yun, lagi nasa abroad. Eh, magaling din yun, eh. Oo, oh, si Attorney Bidal. Attorney ni Mayor Lim yan. Oo. Oh. Oh, ngayon, eh, balik na tayo dito sa mga ninja cops, hindi ba? At least, eh, si Lim, ibig sabihin, kinukumpara natin, yun yung mga polis na, ano, eh, bago ka bigyan ng pwesto, ha? Talaga, diba, kinikilatis ka. Isipin mo si Noynoy, tanggihan ni Mayor Lim. Mm-hmm. Hindi ba? Yo. Alam mo naman kung gaano naging
isinalba nga nilim yung pamilya na yan, di ba? Di ba nung ano? Kudeta? Oo. Di ba? Napabalita na si Nonoy eh. Tinamaan. Ah. Alam mo ba kung nasan si Lim nung magkudetang yan, yung sinasabi mo niya, nakuwentong yan. Nasa Russia si Mayor Lim yata o sa Europe. Bumalik. Kinontak siya ng US Embassy. Kinakailangan kang bumalik sa Maynila. May nangyayari doon. Yung kay hunasan niya. Oo, binigyan siya na, paano ako makakabalik eh? Hindi, kami bahala. Sumakay sa Russia si... Pababa ng Russia, pagdating sa Russia, may aeroplano ron, isinakay si Lim, ibinaba sa Clark. Sipin mo, di ba? So, kasama sa kasaysayan si Lim. Kaya may utang na loob silang dapat tanawin kay Mayor Lim. Pero knowing naman ng mga Aquino, wala sa kanila yan. Kaya nga ang huling syllable ng pangalan nila, no. No. Aquino. Di ba? Aquino. Kaya puro pagano sila. Hindi, yung gusto, sinasamba sila ng tao. Kaya nga, puro papunta sa kanila lahat. Kasi yun ang importante. Pagka sinabi mo yung, ito walang kwentang tao, sabihin mo yung kasaysayan niya. Yes. Ano yung pinagbabasihan mo para sabihin mo mga walang kwentang tao ito? O bakit? Hindi ba sapat na basihan? Hindi pwede yung bully lang. Hindi ba sapat na basihan na yung nanay niya, nanungkulan bilang revolutionary government, hindi ba dyan nagsimula yung pagkakawindang-windang ng bansa? Ano pa bang pruebang masasabi natin? Hindi, maraming, paano na windang? Sige nga. Di ba, nakita mo, yung Miralco, di ba, na pag-aari ng gobyerno, ibinigay niya, anong istorya? Binayaran ba siya? Teka muna, na yung jackups nung pinag-uusapan natin, mamaya na yan. Pinag-uusapan natin. Pupunta tayo si dyan. Pupunta tayo mamaya dyan. Pinanong mo kung bakit masasabi kong masama. Kaya kinikwento ko na ngayon. Di ba? Na yung mga pag-aari ng gobyerno. Tatapatin ko kayo. Pinamigay. Isa lang naman na nagustuhan ko dun sa Constitution eh. Ano? Meron pa ba? Yung... malayang pamamahayag. Malaya? Pagka sila nagsasalita, malaya. Guaranteed ng Constitution. Natandaan mo ba? Di ba? Dinimanda si Louis Beltran, sinabi lang nagtago sa ilalim ng kama. May karapatan yun eh. Hindi, asa ng malaya doon? Hindi, may karapatan ka-under the law na gawin mo yon. Pero yung supilin mo yung pagsasalita, yun ang sinasabi natin. Yun na nga, kaya nasa ng kalayaan. Kasi may gumawa sila ng batas na yun, libel eh. Yung demokrasya nila naging disgrasya para sa mga Pilipino. Balikan natin yung yung PNP. Nako. Di ba? Nakakatakot yan. Ito ha, narinig ko si General Magalong sa harap nga nitong panganib sa buhay nila ngayon. Sinabi niya yan eh. Tinanong siya kung magdadagdag ka ba ng security o may security ka ba. Alam mo, sabi ni Magalong, kailangan ko ng security. Kaya lang, unfair naman kung yung security, ang security hindi naman libre yan eh. Binabayaran ng gobyerno yan eh. Di ba? Sinusweldohan yan. Yeah. Ngayon eh, unfair naman sa sabi niya sa mga taga Baguio City. Kung doon ko kukunin ang security ko. Ibig niya sabihin, dapat i-provide yun. Naman yun? Talagang SOP yun sa mga alam naman nila panganib nito, di ba? Si Aaron nga, hinatakan ng... Tinanggalan, di ba? Buti nilang binalik ni Presidente. At saka ito palang ginagawa nilang pagsasalita ng katotohanan. Ayon sa balita ngayon, ha? Utos pala ni Presidente yan. May go signal pala yung pagsiwalat nilang dalawa ni Aquino. Tsaka siniwalat na yung mga pangalan ng Ninja Cup eh. Di ba? So ngayon, tignan natin, di ba? Kung hanggang saan po. Kasi yun ang sabi rin ni Presidente, antayin nating matapos yung investigasyon. Yes. Di ba? Tignan natin. Pero marami nang natuklasan tungkol dun sa insidente na yun. Hindi, tsaka napagdugtong-dugtong eh. Yung pangyayari sa Pampanga. Yan lang ang iniimbestiga nila. At yan lang ang alam ni General Magalong. Paano yung nangyari sa Maynila? Hindi, tsaka meron pang isa eh. Yung nangyari kay Red Santillan.
Yan pa nga eh. Na hindi, kailan na lang yan? Ito yung before election. Pero yan, isa rin matibay. Mukhang nagkakatotoo na, di ba? Ang alin? May basihan na yung suspicion na, di ba, sabi ni Glenn Chong eh, hindi, eh driver ko yan eh, bodyguard ko yan eh. Oo. Ah? Oh, eh binabanatan ko itong Smartmatic, yung Comelec. Oh, mga kaibigan. Tapos naging kaso droga. Oh, tanim droga naman ang nangyari. Mm. Hindi ba? Yeah. Oh, tsaka kilala ko yung batang 'yon, mabait talaga yung si Red Santillan. Oh. Mm. So ngayon, eto na ang mga naglalabasa na katotohanan, 'di ba? Mm. Eh kahit sabihin mo pang wala pang ano 'yan eh, hindi pa totoo 'yan. Eh alam niyo, ang pagbabasihan mong unang nagsasalta dyan, di naman si Bicoy eh. Kung si Bicoy yan nagsasabi na yan, di ko paniniwalaan yan. Hindi, pwede pa rin paniwalaan. Hindi naman natin, kasi meron ding katotohanan yung sinasabi ni Bicoy eh. Alin, pwede yung rin. Bicoy na baboy. Kay baboy siya, kay usa. Walang yaring yun eh, di ba? Hindi, ang kasi nga. Ang kaso ng animal na yun. Paano mo nga paniniwalaan? Kung hindi pa siya, kaya siya nagsalita dahil hindi siya nabayaran. Sige, depende na yon sa nakikinig, di ba? Kasi ang pagkukumparisuhan, kumparahan mo ng credibility sa nagsasalita, yung credibility, eh, ang credibility ni Magalong, eh, beyond question, eh. Teka, si Magalong, beyond question. Pero responsible si, na. Pero si Lacson, ang questionable. Eh, hindi rin natin masasabi yun, di ba? Pero darating din ang panahon. May kanya-kanyang panahon. Sabi nga nung kaibigan mo si Erap, weather-weather lang yan. Ah, ganun? Oo. Tamo, ayun, na-weather siya. Di ba? Eh, siyempre ganun talaga eh. Pero dito, talaga... Magpapasko eh. Oo, pero ano ba ngayon, Bear? October. Oo. Kaya ang magandang pamaskong kanta ngayon eh. Ano? Meron ka ba dyan? Hindi, kakantayin ko na lang. Hindi, meron dyan eh. Magnanakaw. Eh. Ang PNP ay sumabi. Tayo ay mangagsiawit. Ang ganda ng boses ni Carmen, ano? Lintik na boses yan, no? Kala ko nagugupit na yero si Ariel. Joke, ha? Joke lang yan, oo. Ngayon, ganito. Mabibiro mo ba ito si Carmen? Kundi ko matagal lang kilala ito. Ay, matagal kasi lang. Kasi iba, gusto kong intriga eh. May eksena pa eh. Taga-tundi yan. Pareho kami magkalapi, walking distance lang. Si Arnold lang. Love you. Magkakahalis, magkaka-ano tayo, magkaka-patig eh. Oo. Isang show na lang yun. Oo, si ano, si Arnold, Herona Canto. Si Lucio de Gala, hindi mo sinasali. Oo, kaya ang kabarangay. Oo. Patay na naman yun. Kabarangay mo, kabilang kalye na yun. Sa Trinidad sila. Oo. Patay na naman yun eh. Laro ka ni Juan Ponce Enrile yun. Oo, pero kanyo, si Lucio. Veteranong komentarista yun talaga. Yan, magaling din yun, si Lucio de Gala. Ang galing nun ba? Sipin mo pag nagsalita eh. Dokumentado! Ah, dokumentado. Tapos yung pang dokumento nakasulat sa kamay niya. Idol niya si ano, si Damian Soto. Hindi, kasi yan tatlong yan. Yan dalawang yan, si Kauding Bartolome, tsaka si Lucio. Ano yan eh, estudyante ni Kadamian yan. Meron pa, pero si Totoy Talastas, isa rin sa magaling yan. Ba, oo, magaling yan. Ano naman si Katotoy? Mga constitution, batas. Si Katotoy. Oh. Walang masamang tinapay. Pareho yan. Pantay yan kung bumanat. Siyempre. Diba? Walang itutulak yan. Wala rin kakabihin. Magaling eh. Oo. Diba? Ba, nakahiga na yata si Katotoy. Katotoy, magpagaling ka. Nung si Katotoy nadala sa Kwan, sa Heart Center. Oo. Eh, sinabi ko kay Mayor Lim yun. Pumunta rin si Mayor Lim eh. Mabait yan si Katotoy. Oh, dinalaw siya eh. Hindi ko lang alam kung... Si Peter nga pinatawag. Oo. Sabi, Peter, nung nasa bahay pa. Oo. Peter. Pinamamana ko na. Tay. Oo. Nakikita mo ba yung mga lupain dyan sa likod ng bahay natin? Uy, sabi kay Peter. Oo. Oh. Sabi ni Peter. Oo. Oh. Sabi ni Katotoy, huwag mong ibebenta yan. Hindi atin yan. Hindi atin yan.
Oh, sige, magbabalik tayo pagkatapos po. Nagbabalik po tayo sa kontra partido. Yan, na naririnig po ninyo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ang magandang si Tita Carmen. Hanggang alas 9 ng umaga. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Percy Lapid. Ayan. Ayan, ayan. Pangit, pag ako magbabanggit ng pangalan ko, mas maganda ikaw nagbabanggit eh. Ah, ganon? O, sumisikat ako niyan. Isipin mo naman. Okay. At balik tayo. Alam mo, nakakatakot yung pinag-uusapan natin eh. Dahil lumalabas na ang taong bayan o ang mamamayang Pilipino nasa kamay ng mga buitre. No, tsaka walang pangkaraniwan titistigo na ganyan. Ha? Oo, oo, oo. Siyempre, takot sa rest back. Yung itataya lahat. Oo, may rest back yan eh. Hindi, tsaka mabigat yan. Alam mo, nung araw, kahit sa media, bihira ang bumabanat sa droga. Yes. Yung sindikato, bihira yan. Kasi delikado yan eh, na issue eh. Pwede kang, kita mo, kasamahan na nga nilang general eh. Natanda mo si Tim Olivares? Yung reporter, na photographer ng Tempo nung araw sa bulletin. Nawala ba yun? Yung pinapatay ni Don Pepe Uison, di ba? Sapagkat in-expose niya rin yung drug syndicate ni Don Pepe. Oo, si Mayor Limang man doon. Hindi niya inano yun. Hindi, siyang humuli doon eh. Siyang humuli. Hindi, si Barbers. Barber ba? Sa utos ni Mayor Lim. Noon ay NBI Director. Yes, oo. Si Alfredo Lim. Mm. Oh, eh, ang agaw ng baril sa ban. Parang mahal na mahal mo si Mayor Lim. Hindi, kasi idol natin idol. Sa mga kwan eh, sa kanyang mga kwan eh. Sa galing sa panunungkulan. Oo, oh. At saka yung ano, yung, hindi ba ang mga kwan eh, ang mga kadalasang nalulutas ni Lim na kaso nung nasa NBA siya, yung kaso ng may hirap eh. Mm. Hindi yung kaso ng may pera eh. Si Erap yun. Oo, oh, hindi. Tsaka pero, dito sa PNP, diba? Kaso lang may pera ang iniintindi rito. Okay. Diba? Anong ginagawa? Hindi lang sa Pampanga. Yung nga sinasabi natin, bakit ang dami nyo nahuli? Saan napunta yung mga hinuli ninyo? Bakit ang dami pa rin sa karsada? Kaya nga sinasabi, recycled eh. Diba? Ayun lang nga. Oh, binabalik sa merkado. Nasagot na ngayon yung tanong na yun. Dito sa investigasyon kaya na sinado. Kaya hindi matapos-tapos. Sabi nga, diba? Masigasig ang kampanya, pero bakit tila lalong dumadami? Oo. Di ba? Yung pala, eh, ganyan ang ginagawa. At mismo, otoridad ang... Pag nakahuli ng marami, idideklara konti. Alam mo ba yung ginawa doon sa operation na yun? Ha? E di, inuli yung Jason Lee. Mm. Nakatakbo. Oh, yun na nga. Ha? Punta sa barangay. 15. Nagreklamo, nagpapatulong sa barangay. May humahabol daw sa kanya, magbibigyan niya raw sila ng pera. Nagduda ngayon daw yung mga barangay. Oo. Tumawag ng pulis. Tapos dinala siya rin sa, binalik siya rin sa bahay. Oo. Oh, ngayon, ang nakuha palang pera dyan, yung, pati ano, kahadiero, kinuha ng mga pulis. Pilintik na. Yung laman no, nung tinanggal yung pera, hindi magkasya rin sa maleta. At saka nagbigay daw ng 50 million para yun. Hindi pa nga yun eh. Oh. Nung huli yung shabu, hindi lang yung shabu na huli nila. Oh. Merong estimated lang ito ha, 10 million pesos. Kasi hindi magkasya rin sa maleta yung pera. Na cash. Cash. Oh. Pagkatapos, yung 50 million, eh yun na yung hinirit nila na pera para kapalit naman ang kalayaan niya. Ayun yung sinasabi na kaya nagkaroon lahat ng SUV. Oo, kumuha ng ibang incheck. Ha? Dinala rin sa crime of the scene. Oo. Eh sabi rin ng mga tao, hindi naman yan eh. Iba yun. Eh kasi nung isagawa pala yung raid, ang daming nakakita. Oo. So nakita nila kung sino yung tumakbo. Paano nila ngayong itatanggi yan ni General Albayalde? Oo. At saka nitong gagong tuta niya, di ba? Oh. Yung garapata niya. Sus Mariano, oo. Eh, pinaiikot tayo eh. Pinaiikot tayo nitong mga dapat ay nagpo-protection sa atin eh. Sila pala mismo ang naglulubog sa atin. Yun ang nakakata. Eh, totoo yung sa ang probinsyano. No.
Di ba? Oo nga. Hindi ba nagalit siya sa ang probinsyano noon? Oo. Eh, umaarte pa, di ba? Ano, sinisira, nakakasira sa imahe ng pulis. Ano? Sino yun? Si Alvalde! Ah, siya ba yun? Hindi ba pati sila Coco, ano, Martin, Coco Martin eh, napilitang magpakita ron. Ha? Oh. Yung pala, magpapaselfie lang ang mga damo. Gagamitin lang pala sa publicity. Para mag, kunyari, yun ang nalalaman nilang cleansing sa PNP, yung PR, ha? Mga kaibigan, palitrato, yan. Eh, alam mo, General Alvalde. Eh, pero ang laman pala, bulok, ha? Anong mukha pa ang pwede mong iharap? Tsaka sabi nga ni General Magalong, anong klaseng cleansing sa PNP yan? Selective. Oo nga. Di ba? Hindi, tsaka ito, maluwanag naman eh. Ba't niya inalisan? Parang hindi ka panipaniwala, nagagamitin. Oh. Bang question natin na kailangan gamitin daw ang mga pulis, di ba? Oh. O at sinasabi, ang sa alunan doctrine, eh, dalawa lang hanggang apat. Oh. Ang eh, pwedeng, depende yun. Oo, eh, pero ito, alam mo na nasa panganib. Ang binabanggit nun, hindi naman yung ganyan mga insidente. Hindi ba? Katulad nito, merong whistleblower, bali lumalabas dyan si Magalong, teka, tsaka si Aquino. Ang masaklap dito, kung baka bigyan ng mga security na sila mismo ang... Papatay. Oo, di ba? Yun na ngayon ang nakapanganib dyan. Yun ang pwede yun. Kaya si General Aaron Aquino, binalik niya yung security niya, siya mismo sa sarili niya na lang. On his own. Kasi meron ng clearance kay Presidente Duterte. Uh-huh. Sabi nila, hindi kami, ano eh, nina-assign kami sa iba. Eh, wag na kayo magpaalam. Pumunta na lang kayo dito. Oo. Tapos, itong si Mayor Magalong, dapat din ibigyan nito ng tamang security. Hindi, dapat nga. Yun nga yung sinasabi ko kanina, napakamapanganib niya. Oo. Ang risk na nakataya dito, hindi lang buhay nila, kundi pwedeng pati ang pamilya nila, mga kaibigan, alam madamay. Mo, alam mo kung minsan, yung pamilya mo eh, para mas masakit sa'yo eh. Pamilya mo. Pagka ganyan sitwasyon, itindi mo pa ba sarili mo? Oh. Eh, siyempre, ang unahin mo, pamilya mo. Oh. Kaya nga, dapat dito, kilusan ito, wag na ng PNP. Hindi, tsaka ang taong bayan, magmulat sa atin ito. Oo. Oh. Yung mga ganitong tao, huwag nating iiwanan ito. Oo, dapat bantayan at tignan. At saka suportahan natin. Yes, oo. Diba? Kasi pambira yung mga tao. Yun na lang ang konsuelong magagawa natin. Yeah, pambira po yung tao na ilalagay yung kanyang sarili sa panganib. At saka si General Magalong, binasa ko yung isang article, Carmen, bago siya magretiro, isinulat. Oo. Yung kanyang parang kasaysayan ni Magalong. Yan pala eh, combat pala yan eh. Dalawang beses na palang nasugatan sa labanan yan eh. Matino talaga eh. Tsaka yung mga tauhan niya, kaya ayaw niya ng ganyan. Mahal niya talaga yung institusyon eh. Mahal niya ang bansa natin eh. Mahal niya ang mamamayan eh. Eh pambira, kasi ngayon tingnan mo. Yung mga gusto magpulis kasi sabi nila madaling yumaman. Yun ang nasa isip. Oo. Kaya meron akong kaibigan eh. Tulungan mo nga ako, Tita Carmen, oh, para makapasok sa PMA. Bakit? Eh, gusto kong mag-pulis. Eh, bakit gusto mo mag-pulis para huyumaman ako agad? Okay, tama na. Eh, kaya sabi ko, eh, sana sinabi mo, magtinda ka na lang na siya, bu. Wala akong kakilala ka. Hindi ka bagay sa pulis. Oo. Kasi yan na ang nasa thinking. Madaling yumaman pag ikaw ay pulis. Kasi lisensyado ka eh. Oh, tapos yung ganyang klase na ang laki ng kinikita sa droga. Oo. Yan ba eh? Mapagbabago mo ng doble sweldo? Sige nga. Hindi. Ano niya yun? Baka pinagtatawanan pa niyan. Kaya yan nga sinasabi natin sa ating mga kababayan. Tingnan niyo yung mga nasa paligid niyo na mga nanunungkulan. Halimbawa, otoridad, pulis, sundalo. Ha? Pero ang sundalo, bihira eh. Bihira dyan, ha? Pero tingnan mo, ha? Kung biglang sumubo ang kayamanan, mahalata mo naman eh, di ba? Yun, ano yung common sense yun, yung sinasabi mo. Oh. Sa dami ng magnanakaw ngayon, mga nagsipasok sa gobyerno, walang pera. Mm. Eh ngayon, tignan mo. Diba, mga naka-SUV. Di ba? Ang bahay. Sasakyan pa lang yun, sinasabi ni Carmen. Ang mga anak. Mabuti kung isang SUV lang eh. Oh, magduda na po kayo. May mga nakabuntot pa eh. Oh, magduda na po kayo. At... Hindi ko sinasabing sa gobyerno lang to. Oo.
pati sa media. Sa kayo nagnakaw. Meron tayo dyan. Marami. Kung titignan mo, sige, maski sumuweldo sila. Granting, sumuweldo sila 100,000. Yan malalaking himpilan, ha? Hindi, oh, Carmen. Magkano? 10,000 lang ang sweldo niya. 10,000? Oh, hindi. Granting na nga 100,000. Hindi, eh. Hindi granting eh. Alam ko eh. Sa malalaking bilang? Oo, oh, oo. Oh. Tigti 10,000 lang ang sweldo niya. Tignan mo naman bakit ang buhay. Ito, hindi ako nagyayabang, ha? Bago ako napunta dito, eh wala sa kalahati ng sweldo ko yan eh. Doon sa pinanggalingan ko dati. Ay, mahirap sabihin, di ba? Pero wala pala sa ganito ko. Kung baka asta, kala mo. May mga restaurant, may mga kwan. Hindi, at saka hindi. Ang daming property. Oo, kung iisipin mo. May, ako, ayoko lang magbanggit, di ba? Maliit lang ang sweldo sa media. Meron tayong media, naging vice presidente pa. Ano ba nangyari? Nakala mo, isa ring magaling, di ba? By housing char yan. Huh? Housing sar. Sar? Mm. Asar? Oo. Oh, hindi. Wala eh. Wala naman ano eh. Yung nakulong pa yung ano, sino ba yung si Lee? Si Lee. Oo, di ba? Oh. Yan. Hindi ko sinasabi ah. Pero, kung pag-aaralan natin, i-analyse natin, abay, tignan mo naman ang buhay ngayon. Yan. Diba? Sinasabi natin. Oh, yun ding ibang mga banat ng banat kay Pangulong Duterte. Eh, kami lang ho dito eh. Tignan buhay. Kung gusto namin maging ganun, pwede. Ay naman. Mas sumama lang tayo sa panluloko eh, mga kaibigan. Yan ang ano ngayon eh. Percy, mas masarap matulog ng mahilig. Yun na nga. Diba? At wala kang inalala. Malinis ang konsensya natin. Nakita ninyo yan, no? Yan ang nangyayaring yan. At sabi mo nga higit sa lahat yung ating pamilya. Oo. Oh, kaya mas masarap. Kita mo yung mga anak ko, pag nai-interview sa television, siyempre tinatanong sila. Natutuwa ako hindi dahil sa talent nila eh. Pangalawa lang sa akin yun eh. Ha? Ang kinatutuwa ko, nasasabi nila yung totoo. Yeah. Katulad yung mga anak ko na isang araw, kumanta sa television, di ba? Sa ASAP ba yun? Oo. Anong sabi nung anak ko, in-interview muna sila eh, yung sa bahay eh. And napanood ko na lang, ang sabi, eh, alam nyo, kasi nung may pagkakataon yung tatay namin na wala ng trabaho, ang inuulam mo namin, chichirya eh. Nakakatawa ba yun? Hindi. Carmen? Hindi. Alam mo yun eh. Oo. Ha? Sige. Eh, pero hindi ako nagnakaw. Oo, oh, yan. Hindi ako nagbenta ng shabu. Oo. Ha? At hindi ako, ika nga, pumunta rin sa mga taong mayayaman. Mm. Pumunta ako kay Carmen eh. Di ba? Anong binigay siya kay Carmen? Wala rin pere. Kasi tayo magkakilala eh. Oo. Di ba? Mm. Oo. Hindi na importante yun. Ang importante, hindi tayo gumawa ng masama. Yes. O yun po. Kahit mag-suffer ang pamilya natin, alam nila. Ha? Nakakatingin tayo ng diretso kahit kanino. Hindi ko itutulak sa masama. Eh, kung yung sarili ko, hindi ko maitulak sa masama. Gagawin mo ba sa pamilya mo yun? Yes. Oo. You know eh, mga kaibigan eh, yung values natin eh. Kasama sa buhay ng tao, yung kabiguan. Oh. Hindi ang buhay oh, hindi lang puro maganda. Para din pundaan ang buhay. May masama. May rough road. Walang tao na hindi dumaan sa ano. May baku-baku po. Sa isang landas, merong parte dyan na baku-baku. Yun ang mga problema, mga hamon sa buhay. Eh, kailangan lang marunong tayong tumanggap at magtiis. Oh. Ah, alam mo, Percy, kanina narinig ko sa balita, sa Taiwan, yung tulay bumagsak. At tatlong Pilipino ang tila nawawala. Sa fishing boat. At saka, yung lima, yung apat, okay na. Yung isa, nasa hospital pa. Eh, alam mo kung saan ako bilib sa nangyari yun. Oh, mabilis, ano? Yung presidente mismo ng Taiwan, tumulong kaagad sa kanila. Nagpunta kaagad doon. Ba, bakit? Ganyan naman si Presidente Duterte. Hindi, alam mo, agad-agad, ha? Ganyan sa Taiwan, ha? Isipin mo. Meron panahon dyan, eh, hindi ba matagal eh. Di ba lagi rin nagpapalit dyan eh. Tsaka yung parliament nila dyan, yung congress nila, nagsusuntukan ng mga ano dyan, yan, ng babatas. Yan, oo nga. E sa atin, di ba, nagbabangayan din. Hindi, dito sigawan lang, si Echensa, tsaka si Guarin, di ba? Sigawan eh. Siya change siya. Hindi mo alam kung bading ito. At ha? Least,
Bumapatol sa babae. Oo, pero at least nakikita mo naman. Okay, ano mapapala natin sa bunga, makipagbunga nga siya sa ano, babae? Sabi mo, mas maganda yung bading kaysa sa tomboy. Ikaw naman. Hindi, yung ito, hindi yung bading na nagpapanggap. Ha? Oo. Eh, oh. Ito eh, hindi, yung nakikipagtalo sa babae. Hindi, kuminsan, nakikipatol-patol din ang babae. Oo. Asan ba ako? Yung... Yun na nga. Oh, sige. Si Atyensya, nakikipagtalo. Hindi, yung bago yan. Pareho na tayo, nakalimutan na natin. Oh. Eh. Oo nga, oh, sige. Oh. Eh, yun ang sinasabi po natin, mga kaibigan, na itong mga nagsisigawan, di ba, nasa Taiwan, nag-aaway. Yun, oh. Yung Taiwan. Oh. Meron dyan, ha, merong nagkaroon ng sakuna. Pero si mas matanda ako sa'yo, ha. Oo. Oh. Merong ano, nagkaroon ng sakuna sa Taiwan. Oo. Oh. Hindi agad na ibalik yung power, yung kuryente. Oo. Siguro, tumagal, mga walang isang linggo eh. Alam mo ba na naglalakad yung Prime Minister sa isang mall? Mm. Nasa lubong ng isang Taiwan eh, sabi, pinagmumura! Sa atin, di pwede yun. Pwede mo na. Oh, kasi nga, para mga emperador ha, ultimo... happy lang ng isang tanggapan. Hindi, tsaka konting bagay eh. Nangyayari dito sa atin yan, di ba? Walang kuryente. Hindi mo nga makakausap yung mga opisyal. Wala naman sa kuna, oh. Walang kuryente. Oo, oh, oo. Oh. Di ba? Wala naman sa kuna, walang tubig. Oh, nangyari ba yan? Eh, pumunta ka nga sa mga tanggapan nila, hindi mo nga makakausap eh. Oh. Meron na gadahaharang sa'yo. Buti pa Panginoon Diyos eh. Madali. Anytime, ano. Oo, oh, naghihintay lang eh. Oo. Oh, di ba? Taas mo lang yung ulo mo, di ba? Umikit ka lang umikit eh. Umikit ka lang. Oh. Makakausap mo na siya. Yun ang direct communication with God. O, ngayon. Eh bakit itong mga to? Eh yun nga nag-aasal. Dahil pa mga emperador. O, yung mga pinuno ng mga tanggapan. Eh, hindi, ang ating pangulo talagang naman. Talagang yung emperador nakakalasing eh. Alam mo, Percy, impairness. Ito sa kapangyarihan, nakita mo. Impairness sa ating pangulo. Ang ating Pangulo, pumupunta ho direkta sa mga nangangailangan. Nakitan mo naman mga pulis na nasugatan sa labanan. Pinupunta. Oo. Mga namatay. Oo. Eh, nakita mo, nandun ang ating presidente. Saan yun? Wala tayong presidente na gumawa ng katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Kailan? Oo, dami ng balita eh. Hindi kaya ta nagbabasa ng dyaryo eh. Ano ba? Oo. Alam mo, at isa rin yan, sa pinupuna, dito Nino. Sa PCOO, na kung bakit yung mga accomplishment at achievement ni Pangulong Duterte, eh, walang nakikita, hindi pinilalabas. Eh, istorbo lang yan eh. Alin? Sa gabal sa pagkita nila yan eh. Alam mo yung mga pinagagawa ni Presidente Duterte, abala lang yan. Aba, ikailangan, yun ang trabaho nila, ipaalam nila sa taong bayan. Kung anong ginagawa ng ating presidente, kung anong ginagawa mas ng masarap umupo na lang. Di ba? Mas masarap umupo na lang. Tapos susweldo ka na lang. Magpo-programa tapos ka. Mangungupit ka sa mga sa budget ng ASEAN. Hanggang ngayon, yung kinupit mo lang yun, di pa na babalik eh. Sino ba yung tinutukoy mo? Basta yung danar. Ah, oh. Eh, mahinang umandar. O mabilis umandar. Ewan ko kung kanino ito ano, nakakapit eh. Eh, alam mo naman kung sino yan. Pinakapitan niyan. Ang tigas ng ano, mukha rin niyan. Ano? Pipitsugin na media man eh. Sino ba yan? Kumag na yan sa media. Hindi eh, kailan na sumulpot sa media yan? Hindi pinag-uusapan kung magaling ka o hindi. Ang pinag-uusapan kung sino ang nasa likod mo. It's not what you know. Oh, yeah. It's yan. Who you know. Oo, oh, yun ngayon. Diba? Oo. Ganun kaya hindi na tayo dapat... Kaya kala ko ba pagbabago? Eh, pagbabago nga eh. Kaso nga, yung mga nasa paligid ng ating Pangulo, ah, yung tinutulak nila, yung mga bataan nila. Eh, sino ba naglagay dyan? Sino nag-appoint? Nagrekomenda. May nagrekomenda. Oh. In-appoint dahil hindi matanggap. Sino may kasalanan? Nagrekomenda. Hindi, darating din yan sa oras. Darating din yung sabi nga, weather lang. Oh. Kaya nga, iyan ang sinasabi natin nung paman na una pa lang na naupo ang ating Pangulo na asingkaw sa poder ng kapangyarihan. Sinabihan na natin na Mr. President, yung mga nakapaligid sa'yo, marami ang ahas. Meron pang anaconda na anytime sasagpangin ka. Eh, itong mga panahon na to,
Percy, ang presidente, kailangan maging, ano na, kamay na bakal na. Dahil, abay, pagdating ng 2020, abay, marami na ang mga ahas na naglisaw. Di ba? Na magiging balakid sa ating Pangulo. Tiyong-tiyong naghahanap ng ano yan, ng bagong lungga. Kaya hindi siya makakakilos. Na diba? Pwede niyang sakyan. Yan. Para pagdating ng... Another. Nakando na naman Ando sila. Nakando ka na naman, nakasingkaw ka Kumbaga na naman. Kumbaga sa baboy, doon naman sasabsab yun, di ba? Yes, kaya nga ito, sinasabihan natin nung paman ng ating Pangulo. Sabi ko nga, kung ano yung naging masamang lesson ng ibang... Naging Pangulo. Nauna sa'yo. Oo. Yun din mangyayari sa'yo pagka ginamit mo, hindi mo ginamit sa tama. O kaya ay sa tamang pagpili ng mga tao. Isa rin yan. No? Kaya nga alam mo, isa sa problema ng mga... Si Marcos nga 20 taong nagpalamon sa palad niya Ano nangyari? Pinuklaw pa siya. Nung nawala na siya, nasaan? Wala na. Sino ang mga sumigaw para sa kanya? Yung bang mga nakinabang hindi, sa kanya? Sila Rod Navarro, sila Percy Lapid. At saka yung mga lola, mga lolo, tatay, nanay. Oo, dyan na nga, naawa ako dyan sa mga lola, lolo. Mga akala mo, nakinabang kung makapagsalita. Oo. Makapagtanggol kay Marcos. Bakit? Mahal nila si Marcos Yung mamamayan ang magmamahal sa'yo. Hindi yung mga yan. Ang mahal niya, yung bulsa mo. Nung kapangyarihan mo. Eh, ang ating Pangulong Duterte naman, mahal ng ating mga kababayan tignan mo. Diba? Hanggang ngayon, hindi nababago yung kanyang trust rating, popularity rating, lalong umaano pa tumataas pa. Pero, pagsapit ng 2022, aba, iba ng pag-uusap yan, Percy. Alam mo kung bakit? Mamaya, pagbabalik natin. Muna po.